वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुंग बागो को लांग सा चैनल ना तो अत True Blooded Arab Nation ka, e tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back! Pasensya na po mga ka-Aldab, sa unang in-upload natin medyo nagkaroon ng problema sa mic mga ka-Aldab. Hindi ko siya masyado napansin. Excited po ako sa pagbibigay kasi ng update sa inyo. Kaya doon po sa mga nakinig medyo nadismaya, pasensya na po kayo. Meron po talagang pagkakataon na hindi po may iwasan mga ka-Aldab. Nagkaroon lang po talaga ng problema sa mic. Pero dito po ay susulitin ko mga ka-Aldab. Napakarami kong naimbestigahan sa maghapong ito mga ka-Aldab. Marami pong nagtatanong sa akin mga ka-Aldab, Mr. Destiny, ano na nga ba ang nangyayari sa Itbulaga? Bakit kapansin-pansin na tatlo na lang po, o talagang ginagawa po ba nila yan na kailangan laging tatlo? Wala na nga po bang budget ang Itbulaga? Alam nyo mga ka-Aldab, yung mga comment ninyo, syempre nako-conscious po tayo. Kumbaga, nagtanong-tanong po ako at ito po yung aking nabalitaan mga ka-Aldab, na baon po raw sa utang ang management. Well, hindi ko po masasabi. Sa totoo lang mga ka-Aldab, ang pagkakaalam ko ha, real talk mga ka-Aldab, hindi na po si kasi si Mr. Tobiera ang CEO ng tape. Kumbaga, yung anak na po raw ni Halusos. Ito mga ka-Aldab, ang dahilan siguro kung bakit tatlo na lang. Medyo masakit na salita pero totoo po siguro na nagtitipid na nga po raw ngayon ang Itbulaga. Well, para sa akin lang yan mga ka-Aldab, opinion ko lang yan. Kumbaga, mahirap na po kasing magsalita ngayon mga ka-Aldab, dahil kapansin-pansin nyo naman po na malaki po talaga ang pagkakaiba ngayon kesa nung noon, hindi po ba? Well, kung sa tingin nyo hindi po si Halusos ang CEO, nirerespeto ko po sa inyo. Nirerespeto ko po dahil nga po nagkakaganyan na umalis na po si Angeliana, wala na rin po si Ruby. Kaya nga po nakakalungkot, parang hindi na ata maganda ang nababalitaan natin at hindi na po ata maganda ang ginagawa ng Itbulaga. Pero sabi ko nga po mga ka-Aldab, malalagpasan din yung mga problema na yan, hindi po ba? Dahil nga po makakayanan natin yan. Eto na po ang ating pinaka latest update. Kumpirmado na mga ka-Aldab na hindi po talaga natin makikita si Menggay. At si Tisoy naman mga ka-Aldab, puspusan po ang kanyang pagpupromote at meron na naman po siyang bagong TV commercial. Napakarami po niyang ginagawa sa totoo lang mga ka-Aldab, pero syempre mas uunahin po talaga ni Tisoy mga ka-Aldab ang kanyang mother network na GMA. Kasi marami pong nagtatampo na bakit nga naman hindi maibigay yung kahilingan nila na makita naman po si Tisoy sa Itbulaga na talaga naman pong napapasaya. Ito kasi mga ka-Aldab yung hiling na hindi po kaya yatang ibigay ultimo ng Itbulaga. Kapansin-pansin na talagang laging parang hindi na po talaga masaya. O well, pasensya na po sa mga matatamaan, nagiging boring na po raw talaga ang Itbulaga. May mga comment pa po nga na pag walang Alden main, off na TV agad-agad. Di po ba? Off na yung TV agad-agad? Kaya mga ka-Aldab, siguro nababasa rin po ng Itbulaga yung mga komento natin. Pero wala po silang magawa. Real talk yan mga ka-Aldab. Gustuhin man po nila mga ka-Aldab na ibalik sila, si Tisoy, dahil alternative naman na busy si Menggay ngayon, kumbaga hindi po nila magawa.
gaya nga po ng Tide na utos ng GMA Network, dahil malaki nga po ang binayad ng Tide sa Itbull, kumbaga kay Tisoy. Siyempre kasama na rin po dyan yung GMA management, kumbaga mas malaki po ang talent nila, hindi po ba? May porsyento rin po sila at mas malaki po dahil nag-guest at talagang todo pagpo-promote ni Tisoy sa Tide, hindi po ba? Pero masakit naman po at pasakit sa mga true-blooded Aldab Nation. Nakakalungkot mga ka-Aldab na wala po talaga sila ngayon sa Itbulaga, na kahit magpa-summan lang eh talagang wala. Masakit, hindi po ba, na unti-unti na po raw bumababa ang ratings ng Itbulaga kahit na walang, well, siguro yung iba mga ka-Aldab hindi po talaga nanonood siguro, kaya po ganun ang sinasabi nila, yung ratings talaga bagsak. Makikita nyo yung TV, yung commercial nila parang nababawasan. Real talk mga ka-Aldab, parang nababawasan po. Ang ibig sabihin lang po eh umihina. Kung ganyan ang ganyan, itatalunin po sila ng Net 25, hindi po ba? Kahit sabihin na natin hindi masyado gumagalaw ang TV5, malamang nagpapalakas pa lang po yan mga ka-Aldab. Gugulantain na lang po kayo, baka maging trending yan. Kaya nga po mga ka-Aldab, mahirap po ngayon magpaliwanag at magsalita, dahil ultimo ating mga bibis sila Mengay at Tisoy eh talagang tahimik lang, hindi po ba? Uulitin ko mga ka-Aldab, lahat po ng update natin eh mainit po itong pinag-uusapan ngayon sa social media, lalo na po yung paninira kay Mengay. Hindi ko na po yung sasabihin, at kay Tisoy. Dito po tayo kung bakit wala yung dalawa. Ngayon alam nyo na mga ka-Aldab yung mga ganito, na talaga naman pong totoo siguro na wala na pong budget ang Itbulaga, at may nagsasabing baon nga po raw ito sa bangko, o baon sa utang sa bangko. Well, wala po tayo uli sa posisyon mga ka-Aldab. Ang sinasabi ko lang po eh para malaman nyo kung bakit tatlo na lang po ang nagiging host ng Itbulaga, dahil daw po sa nagbabawas ng budget. Nakakalungkot na balita, hindi po ba? Sana po mga ka-Aldab eh matapos na yung kalbaryo natin, at muli na naman po tayong mapasaya pagkatapos ng teleserye ni Tisoy. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber, at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.